In today's studio quarto episode ay pag-uusapan natin kung paano nga ba ako maglinis ng aking mga helmets. Ayan, mga helmets ko, no? So, ito yung madalas kong ina-apply sa kanya, no? Ito, Kobe Disinfecting Foam ay antibacterial na rin. Yo, what's up sa inyo mga papichulo. Welcome back po dito sa akin channel of motovlogging. In today's studio quarto episode ay pag-uusapan natin kung paano nga ba ako maglinis ng aking mga helmets. Ayan, mga helmets ko, no? Well, bago natin i-dive in ang video na to, hopefully magustuhan nyo yung mga videos na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. And if you do, you can always leave a like, comment, share, and subscribe. And you can also like and follow my Facebook page para sa karagdagang updates, no? So be sure to like and follow. At syempre mga papichulo, bago natin umpisahan itong ating helmet cleaning, no? You all know the drill. Sabay-sabay natin sabihin, pasok ang intro. Let's go! Okay, so ayun na nga mga papichulo, no? Well, napakaraming paraan para linisan ang ating mga helmet, no? But in my case, siguro mga once in a 2 months or once in a month kung nilalaban yung mga padding sa aking helmet. Pero kapag naramdaman kong madumi na siya at medyo nangangamoy na, no? So, ito yung madalas kong ina-apply sa kanya, no? Ito, Kobe Disinfecting Foam. So ito ay mabibili nyo sa Shopee and Lazada by Casco Market. So shoutout kay Sir Charles ng Casco Market, no? So ano ba meron dito sa Kobe Disinfecting Foam na to, no? Well, itong ating Kobe na Disinfecting Foam ay antibacterial na rin, quick cleaning, strong sterilization, easy deodorization, at shining like new. Shining bright like a diamond. So ang sabi dito, active foam for cleaning and looking after the padded lining, fast and effective antibacterial, has deodorizing and refreshing effect, no? Easy lang i-apply to, at the same time sure ka pa na madi-disinfect mo na yung mga helmet mo at tanggal yung amoy mandirigma, no? So ito yung usual kong ginagamit kapag ka gusto ko ay mabilisang disinfecting na aking mga helmet. Well, paano nga ba ito gamitin? So ito, panoorin nyo. Okay, so first step natin mga papichulo, mas mainam na nakatanggal yung ating mga visors para mas mapadali sa atin ang pagpupunas, lalo na kapag papadaanin natin sa may field of view. Okay, so next step naman natin ay i-shake lang natin ang Kobe Disinfecting Foam at i-apply sa ating inner pads. At syempre, sisiguraduhin po natin na halos malalagyan mo ang buong padding. At hayaan muna natin i-absorb ng ating inner pads ang mga bula na galing sa ating Kobe Disinfecting Foam. So ang next step naman natin mga papichulo ay pupunasan na natin siya ng microfiber cloth at siguraduhin mabuti na mapupunasan buong surface na naisprayan natin ang disinfecting foam. So ang next step naman natin mga papichulo ay gagamitin natin itong ating basahan na nag-absorb ng disinfecting foam para sa ating shell.
At ang final step natin mga papichulo ay antayin na lang matuyo ang ating mga paddings at ibalik ang ating visor para ito'y matuyo at pwede nang gamitin ulit. O diba, napaka-basic lang gamitin itong Kobe Disinfecting Foam. Kung gusto nyo mag-avail ng gantong klaseng chemical para malinis ang inyong mga helmet, ay available to sa Shopee. I will leave the link in the description down below, no? So, ito ay available kay Casco Market. Be sure to check the link down below. Pero kung tamad ka pa sa tamad, no? Tamad ka na nga maglaban ng paddings. Tamad ka na mag-apply ng Kobe Disinfectant Foam para, alam mo na, yung para ma-disinfect mo at mapabango yung helmet mo. Well, meron naman tayong ito yung Stay Breezy Helmet Spray by Idle Breezy Rider. At meron din tayo na itong Quick Protect, no? Ang babango na ito, no? So, madalas kong ginagamit sa mga helmet ko kapag kayong on the go na at medyo, kumbaga, late ko na na-realize na medyo may amoy na pala yung helmet ko. So, eto, ang ginagamit ko. Isang spray mo lang. Actually, maraming beses ko na-spray kasi mabango talaga siya, no? So, ayun, napakabango niya. At the same time, may disinfecting chemical din siya, no? Kumbaga, antibacterial effect para sa ating mga helmet. At ito rin, Quick Protect kay Idol Quick Pet Lord. Ano siyang... Layot! Ano siyang water gun. Although, napakabango din na ito, no? So yun, simpleng-simple lang di i-apply yan. Gusto mo makita? So ayan na nga, no? Sobrang basic lang gamitin na itong ating mga helmet spray. Meron tayong Stay Breezy Helmet Spray at Quick Protect. So lahat to available sa mga Shopee accounts nila. So pwede nyo i-visit yung mga links nila dito sa ating description down below. At yun na nga, kung tamad ka pa rin mag-spray, tapon mo na helmet mo. Huwag ka na mag-helmet, no? Kapag ka, meron naman akong time at medyo sinisipag-sipag ako, ay nilalaban ko naman talaga yung aking mga paddings. At para sa mga visors nyo, no, no need naman siyang lagyan ng kung ano-ano man. Pero para ma-disinfect na rin, okay lang na applyan nyo siya ng disinfecting foam. Pero in my case kasi, binabanlawan ko pa siya ng tubig kasi ayoko yung parang medyo malagkit, no. Tapos pagka nabasa kasi siya, madulas. So ayun lang para sa ating disinfecting at paglilinis ng ating mga helmet. Well, hopefully nagustuhan nyo yun at eto na. Shoutouts time! Okay, so banata na agad natin to. So shoutout kay Kuya Romy aka Kosa at para sa kanya anak na si Rodney Torres. At belated happy birthday sa inyo, no? To be honest, dapat noon pa tong shoutout na to, pero ngayon lang tayo nakapag-shoutout. And then, shoutout din kay Jeff Bang, Chen Magwili, Food Boxes, YouTube niya yan, no? At shoutout din para kay Rains TV, shoutout din para kay Glenn Algin, James Kendrick Antonio, aka Motodrick, no? Visit niyo yung channel nila. Mark Emilson D. Valenton. At ang YouTube niya ay Marky TV Tour Lux. And shoutout din kay Rodney Perez, yung YouTube niya ay Papa Rodsky Vlogs. Shoutout din para kay Arjet Alcomendas, kay Motojetski, shoutout sa'yo. Ito, napakagaling mang hunting na ito ng vlogger.
Shoutout din para kay Couple Rider, kay KJTV96, Let's Go Go! Channel niya yun, no? And then kay Chesmar MV, or Chesmar Motovlog, kay Kurt Larrot, no? Shoutout sa'yo. Pati na rin kay CMP Family, no? CMP Garage Family, shoutout kay Madam, kay Boss Marvin ng CMP Garage. At shoutout din kila Eugene Lemon at kay Erap. Shoutout sa inyo, napaka-solid nyo. At shoutout din kay Rogen Duran, Tintin Beralde, kay Michelle Domingo, Renan Kums, ay, Renan Kimson, ah? Kay Leo. Shoutout din kay Boss Lucky at kay Boss Edward. Mga kumpare natin, oh. Shoutout din para sa ating mga kamag-anak, kay Kuya Robert. Shoutout din kay Kuya Mark Louie at sa mga lahat ng tropa natin dyan. Shoutout sa inyo lahat. At syempre, walang iba, shoutout pinakamalakas para sa aking manager, no? Shoutout kay Madam Joanne para dito sa ating... Yes, you know. So yun lang mga Papi Chulo, no? Maraming maraming salamat sa panonood at hopefully nagustuhan niyo yung video na to, at kung hindi, edi bahala ka sa buhay mo. So yun lang mga Papi Chulo, dahil di pa rin nawawala yung pandemic, no? May Delta variant na naman tayo, so be sure to ride safe and keep safe. As always mga Papi Chulo, peace and I'm out.